Paston nang tanungin si VP Lenny Robredo kung siya ba ay makakomunista, ay pinabulaanan niya ito at sinabing delikado ang ginagawa ng pamahalaan sa pagpaparatang, lalo sa usapin ng pagiging komunista. Ano po ang masasabi niyo rito? Base po sa mga pahayag ng Vice Presidente, Pastor, wala nga po bang batayan para sabihin na siya ay makakomunista? Salamat po. Marunong ka na rin magsinungaling katulad ng mga komunista. Pero ang gawa mo, puro makakomunista. Abolish the NTFLCAC, pumapalakpak ang komunista. Sa inyo, Vice President. Kung talagang ikaw hindi ka makakomunista, Vice President Lenny Robredo, hinahamon kita, i-condemn mo ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF in killing, in murdering innocents, in burning properties, and all the atrocities that they have done for 53 years. I-condemn mo para masabi kang hindi ka pro-communist. I-condemn mo. Wala akong narinig sa iyong bibig eh. Ang narinig ko sa iyo, i-abolish ang NTFLK. Yan ang gusto ng komunista. Ang adikain ng komunista, maalis yan para mamayagpag na naman sila sa mga kabundukan, sa mga kanayunan. Hindi ka komunista? Ang gawa mo, komunista. Marunong ka na rin magsinungaling. Sa patutuhanan mo, hindi ka komunista, i-condemn mo si Joma Sison. I-condemn mo ang ginagawa nila sa Bansang Pilipinas. O, sumama ka sa amin, sa aming crusade. The evils of communism. Mag-ambag ka sa aming special reports about the evils of communism. I-condemn mo ang NPA sa kanilang pagpatay na walang awa. I-condemn mo ang Rano Massacre. I-condemn mo ang pumatay kay Kit. I-condemn mo ang pumatay doon sa mga taga-basbating bago lang. I-condemn mo ang kanilang pag-alipusta dito sa mga kabundukan namin na pumapatay na walang awa, na hindi nare-report at hindi sila accountable. I-condemn mo lahat yan. Pag di mo kinondemn yan, komunista ka. At kasapi ka sa kanila. Huwag na kayong magsinungaling pa. Nakikita sa mga gawa ninyo. Nakikita sa mga pronouncement ninyo. Ang mga komunista ninyo, walang awa yan eh. Walang awa sa dukha yan. Pinapatay pa nila yung mga dukha. Kinukuha pa yung mga produce ng mga dukha. O ikaw, tingnan mo. Vice President ka, pagkatapos ito nakakatulong ang dapat makisama ka sa ating Pangulo kasi Vice President ka. Pagkatapos you are for the abolition, i-abolish ang NTFLCAC. Ano kang klase na Vice President? Bakit naging Vice President kayo? Alikin pa naman ang paningin ko sa inyo noon. Ngayon, kahit nakatiting na respeto, nawawala eh. Vice President ka pa, tapos tatakbo ka pa maging presidente.